Hi everyone! Welcome to Lazada Warrior again. So, i-unbox natin tsaka i-review itong Yi Ultra Dash Camera. So, mamaya papakita ko sa inyo yung footages na nakuha ko from this dashcam. Tapos, ko-compare natin dun sa unang dashcam na na-review natin sa channel na to, yung Yi Smart Dash Camera. So, titingnan natin kung talagang malaki ba yung difference pagdating dito sa Ultra Dash Camera. So, unbox muna natin guys. Okay, so sa mismong box, makikita natin yung mismo itsura ng dash camera. So medyo kakaiba siya dun sa first dash cam natin. Tapos sa likod, yung specification. Okay, so tingnan natin yung specification niya guys. So meron siyang 720p na resolution, 30 frames per second. Meron din siyang 1080p, 30 frames per second. Sa 60 frames per second, meron siyang 1080p tsaka 1440p. At 1520p na 30 frames per second. Meron din siyang 1.9 na aperture. So, kahit sa madilim or tinted na windshield, kayang-kaya niyang kumuha ng maliwanag o high quality na video. Pagkatapos, meron siyang 2.7 na widescreen. Hindi pa rin siya touchscreen, guys. Okay lang yun kasi physical buttons naman siya na madaling pindutin. Tapos, syempre meron siyang Wi-Fi at compatible siya sa Android and iOS. Okay, so yun lang. Buksan natin. Tingnan natin yung laman ng box. So, pag open natin, makikita agad natin yung camera. So, ito siya. So, dito sa likod, yung 2.7-inch na screen. Tapos, meron siyang apat na buttons. Recording. Malalaman pa natin itong iba mamaya. Tapos, sa harap, yung kanyang camera. So, medyo mas malaki yung camera niya guys kumpara dun sa smart dash camera. Tapos, meron siyang carbon fiber texture. Hindi naman siya carbon fiber talaga pero ganun yung design niya guys. No? Tapos, meron siya ritong pang o yung kinakabit sa tripod. Kasi yung accessories niya guys, hindi na clip or hindi na hook. Ganito na yung itsura niya. Namaya makikita natin accessories. Tapos, dito sa baba, merong speaker grills. Tapos, nandito, yung micro USB port, SD card port, tsaka yung pang reset. Okay, isusuksukan lang natin yan para mapindot natin yung reset button sa loob. Sa kabilang side, wala na. So, punta natin ulit yung box. Siyempre, hindi mawawala yung manual. Tingnan natin kung naka-English language siya. So, okay naman. So, makapakinabangan natin to guys. Tapos, warranty card. Tapos, card ng Xiaomi. Okay, kung gusto ninyo malaman yung kanilang social media accounts, tsaka email address, dito sa card. So, tingnan natin yung accessories. So, itong elite na box, ang laman nito ay yung sinasabi ko kanina guys, na pang-mount sa kanya. So, ito yon. So, hindi na siya clip. So, meron siyang 3M na adhesive. Tapos, itong isa, meron din siyang suction, guys. So, yung ibang dash camera, tsaka yung una nating review, ang meron lang ay 3M. Or, kung hindi 3M yung makuha ninyo, yung ganito. So, hindi nyo pwedeng makuha yung dalawa dati na version ng mount niya. Pero ngayon, dito sa Ultra Dash Camera, meron ng dalawang klase ng mount. Tapos, meron pa sa loob. Tingnan natin. Yung kanyang 12 volts na port. USB port. Okay? Tapos, dito sa malaking box. Tingnan natin. Meron na siya guys kasamang 16GB na Toshiba SD card.
Tapos, nakalimutan ko yung tawag dito, guys. Pero ito yung ginagamit pantanggal sa mga plastic sides ng kotse. Kung gusto ninyo ipasok yung kable sa mga singit-singit, ito yung gagamitin ninyong tool. Okay? So, maganda na meron ng ganito yung dashcam ng Xiaomi. Tapos, ito yung kanyang USB cable. Okay, so yun yung laman ng box, guys. So, ang gagawin natin ngayon ay i-install to sa kotse namin. Tapos, papakita ko sa inyo yung quality ng video tsaka yung difference nito dun sa Xiaomi Smart Dash Camera. Mamaya, gagamitin natin yung same resolution sa bawat isa para makita natin yung difference ng quality. Okay, guys? Okay, guys. So, ni-install ko na yung Yi Ultra Dash Camera. So, nandito siya. Ito yon. Samantalang ito naman yung Yi Smart Dash Camera na una na nating na-review. Okay, so hindi ko masyado na ayos yung kable, guys. So kung makikita ninyo, nakalawlaw lang siya. Okay, pero pwede nyo namang ayusin na itago siya sa mga sidings katulad nung ginawa ko dito sa Yi Smart Dash Camera. Okay, so dito muna tayo, guys, sa settings. Gusto muna sa inyong pakita yung settings ni Yi Ultra Dash Camera. So, pindutin lang natin yung settings. Okay, so pwede nating iset dito yung resolution dun sa first menu. Okay, tapos audio on, G sensor. So kapag may lubak or may nabangga tayo, magre-record siya agad ng safe na file para hindi agad ito mabura. Tapos LCD off, pwedeng 1 minute, pwedeng 5, pwedeng 10, pwede rin keep on or always on. So, set lang natin 1 minute. Tapos, brightness, wifi. Tapos, format, SD card, no? Akala ko factory reset ito. So, format SD card. Ito yung factory reset, guys. Tapos, balik tayo unti. Yung set date and time. Itong set date and time, guys, kahit di nyo na iniset kasi kapag nakonect nyo na siya sa Yi application, makukuha naman na niya yung oras ng relo ninyo sa cellphone. Tapos, power on and off, sounds on or off, button sound, driving report, LCD on, language, voice command. Yes, guys, meron tong voice command, kaya kung tutusin, mas smart to dun sa unang dashcam. About, dito nyo makikita, guys, yung pangalan ng wifi ninyo tsaka yung wifi password. Okay, so basically yun lang, guys. So ang gagamitin nating resolution ay 1080p 60 frames per second. So tingnan natin dito ngayon sa Yi Smart Dash Camera. So ganun din, 60 frames per second na 1080p. Tapos ang pinakamalaking difference na makikita natin dito ay yung voice command. Mamaya itetest natin yan, no? Okay, so yun lang. Tapos, sa unang pag-on ninyo dito sa Ultra Dash Camera, ang unang tatanungin sa inyo ay mag-reformat ng SD card. So, i-reformat nyo lang, guys. Okay. So, ngayon, napindot ko lang yan. So, ngayon, itatest natin tong dalawa. Titingnan natin yung quality ng dalawang camera na to. Magda-drive tayo ngayon. Tapos, check natin yung quality. Tapos, magda-drive din tayo mamayang gabi. Hapon tsaka mamayang gabi para makita natin yung difference nung dalawa sa lahat ng oras. So, umaga, hapon, tsaka gabi. Okay, so yun lang, guys. So, kung nakita nyo, within 1 minute namatay na yung screen. So, pwede nyo namang iset yan ng always on. Okay? Thank you.
Okay, so ngayon guys, na-test natin yung voice command nitong Yi Ultra Dash Cam. So dito sa settings, balikan lang natin. Tapos punta tayo sa voice command. Yan. Meron siyang dalawang command, begin recording tsaka take photo. So test natin yung dalawang command na yan. Yi take photo. Okay, so narinig nyo guys na tumunog yung shutter button, ano? Tapos yung second command, Yi begin recording. Try din natin yan. Yi begin recording. Ayun guys, yung lalabas kapag sinabi ni Yi command na yun. Okay, so gumagana yung voice command niya guys. At ano yun, malaking tulong yun, lalo na yung take photo. Kasi kapag merong emergency, nabangga kayo, pwede nyo agad sabihin yung command na yun para makuhanan agad yung photo, makuhanan ng photo agad yung collision na nangyari or kung ano man yung kukuhanan ninyo. Hindi katulad kasi dito sa smart dashcam, kailangan nyo pang pindutin yung isang button dito sa apat na to para makapag-take ng photo or gumamit ng application. So medyo hassle yun, pero dito malaking convenience yun. Okay, so nakita naman natin guys, no, yung quality ni Ultra Dash Camera sa morning, tsaka sa hapon, tsaka sa gabi. So masasabi ko, okay naman siya. Pero to think na yung windshield namin ay tinted, ano yun guys, super dark yung tint. So sobrang dilim nun kung tutuusin. Pero makikita natin sa gabi guys na hindi niya nabigyan ng justice yung performance niya. Hindi niya man lang nagawang paliwanagin yung paligid, no? So medyo downside yun para sa akin kasi kapag ang kotse ay tinted tapos ganito yung dashcam mo, madidisappoint ka pag meron nangyaring hindi maganda kasi wala kang makikita. Hindi mo makikita yung plate number nung nakabanggaan mo, for example, o kaya merong banggaan sa harap mo, hindi mo rin na mabibidyohan or hindi mo makikita sa video yung buong pangyayari kasi nga madilim. Okay, pero sa umaga, okay naman siya. Makikita nyo naman na okay yung quality, kita naman yung lahat ng details. So naisip ko, baka naman kapag in-update yung firmware ni Ultra Dash Camera ay magiging okay na lahat. Baka naman kasi lumang firmware yung nandito. So, chinik ko yung website ng Yi Dash Camera. At nakita ko na meron niyang available na firmware update para sa Ultra Dash Camera. So, in-update ko siya. At ito yung performance niya after yung update. Panorin natin. Okay, so ito guys yung after na update. So, in-update ko si Ultra Dash Cam. Tingnan natin kung mas okay siya ngayon pagdating sa gabi. Tingnan natin.
Okay, so sad to say guys, ganun pa rin, wala pa rin pinagbago, mahirap pa rin makita yung quality paggabi kahit na na-update na yung firmware niya. At nung kinumpare natin itong dalawa, nakita natin na masulit pa rin to guys eh, no? So mas mura to, mas luma siya, mas mura pero okay yung quality niya. At kung makikita niyo guys, dito pa lang sa lens niya, meron na kayong makikitang malaking difference. Kay si Ultra ay merong field of view ng 140 degrees, pero si Smart Dash Camera ay merong 165 degrees. At dun sa specification na pinakita ko sa inyo kanina, si Ultra ay merong 1.9 aperture. Malaki na yon, pero tingnan nyo yung aperture ni Smart Dash Camera, 1.8. So talagang mas malaki yung o mas madaming liwanag yung papasok dito sa Smart Dash Camera. Napakita ko na rin kanina sa inyo yung comparison, ano? Pero may isa pa akong downside na gusto ipakita pagdating sa performance ni Ultra Dash Camera. Okay, panoorin nyo ulit ito. Okay, isa pang bagay na ayoko dito sa Ultra Dash Camera, guys, ay yung startup time tsaka yung pag-close or pag-turn off niya. Okay, pakita ko sa inyo. Ito yung pag open niya. So start ko yung kotse. Mauuna si Yi Smart Dash Camera palagi. Okay, tapos makita niyo agad yung difference ng quality ng video, no? So makikita naman malinaw dito sa Ultra Dash Camera, pero kapag sa dash camera kasi ang hanap natin ay liwanag. Linaw tsaka liwanag syempre. So pagdating sa linaw, okay naman itong si Ultra, pero pagdating sa liwanag, panalo si Smart Dash Camera. Okay, isa pang gusto kong ipakita sa inyo guys ay yung screensaver. After 1 minute, pwede mong iset si Smart Dash Camera na ipakita sa atin yung oras. Tapos ito turn off niya yung screen. Or yung, itong screen na nakita niyo, tapos papalitan niya ng screensaver na oras. Okay, pero si Ultra, walang ganong option. So, kung ang kotse nyo ay katulad namin na walang orasan, medyo mahihirapan kayo, no? Sayang. Ayan, makikita nyo. May oras, tsaka mayroong date. Pero si Ultra, walang ganon. Sinet ko siya ng always on. So, screen niya lang yung makikita mo palagi, recording lang. Pero, yung ganitong oras, tsaka date, wala kayong makikita. Okay, panghuli na gusto ko ipakita sa inyo guys ay yung pag-turn off niya. So tingnan natin kung sino yung mas mabilis na mau-off. So papatayin ko yung makina. Halos sabay sila. Okay, pero mas naunang ma-turn off si Smart Dash Camera. So, medyo advantage ni Ultra yon. Kasi, ibig sabihin, mas malaki-laki yung battery na ginagamit niya. Pero ano lang, parang mga 1 second or 2 seconds lang yung difference nila. Okay. So, yun guys, ano? Marirecommend ko ba? Hindi. So, kung ito na yung gamit mo ngayon, stick ka na dito guys. Kasi, sulit na sulit. Napakaganda ng performance. Makita nyo naman na maliwanag. Sound quality wise, okay naman parehas, no? Pero, overall package, dito na kayo, guys. Kasi, kami yung kotse namin, katulad na sabi ko kanina, walang orasan. So, malaking factor sa amin yung screensaver na orasan. Hindi na kami bibili ng relo sa kotse namin, ano? So, kung ito na yung dashcam mo ngayon, dito ka na lang. Huwag ka na mag-upgrade. Pero, kung wala ka pang dashcam, ikaw na lang mamili based dun sa performance o dun sa comparison na ginawa natin. Pero dito pa rin talaga ako guys sa Smart. Ang talagang edge lang nitong Ultra ay yung voice command. Pinakita ko din sa inyo kung paano yung gawin. Malaking bagay yun kung tutuusin. Kasi kapag merong kayong kailangang i-screenshot or picturean yung moment na yon, hindi nyo na kailangang bitawan yung manibela ninyo or yung cambio ninyo para lang mag-picture. Kailangan nyo lang siyang
i-voice command. Hindi katulad nito ni Smart Dash Camera. Kailangan niya pang pumindot sa isa sa mga buttons na to para mag-take ng picture. Okay, so yung edge nito. So, kayo bahala guys. Pero ako, hindi ko ba recommend guys, no? Dito pa rin ako talaga sa mas mura, mas luma, pero sulit na Smart Dash Camera. So, yun lang guys. Sana nakatulong ulit tong video na to sa inyo. Kung nakatulong, please don't forget to subscribe to this channel. Nandyan sa baba yung subscribe button. Libre lang yan pindutin. Pakipindot na lang. Plus yung bell icon para ma-update pa kayo sa mga susunod na videos. At meron pa akong ibang videos na gustong i-share sa inyo. Lalo na pagdating sa gadgets. Katulad ng action cameras, Bluetooth speakers, at marami pang iba. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to follow me on my social media accounts nandito sa taas. At kung di nyo pa napanood yung previous video ko, nandiyan din yung link sa description sa baba. Maraming salamat ulit guys para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Lazada Warrior.